guys, luto tayo ng beef pares with tendon. Pero this is pangtamad version. Hindi natin siya isi-simmer sa regular pan. I-slow cook natin siya. So, mag-start tayo sa soy sauce. Hindi na siya babantayan, di ba? 4 tablespoon ng soy sauce. 4 tablespoon ng sugar. Cocoa sugar yan madalas yung ginagamit ko pag nagluluto. 3 tablespoon mirin. 3 tablespoon sake or cooking wine. Cooking sake, sorry. Ginger. Star anise. Lagay natin lahat sa yun. Then, onion. Tapos, lagay na natin yung beef pero lagay na natin pangkat. Usually, ganito na siya. Pag sa pan, sinishare ko ng ganyan. Muna sa pan hanggang sa maubos yung tingnan natin na sauce niya. Pero this time, lagay na natin na siya. Tapos, latter part na natin ilalagay yung tendon kasi na palambok ko na siya. Guys, pagtapos na yung pares, lalagyan lang na habang naantay, sasalang na natin ito. Lalagyan lang natin ng konting salt and pepper. Konting-konting olive oil lang. Minutes. Para lang mag-grill siya. Tapos lalagyan na natin ng slurry. Tsaka patakan lang ng kunting sesame oil. So, pakulaan muna natin. Yan. So, napalambot ko na, nilipat ko na rito sa saucepan para palaputin lang at saka lagyan ng kunting slurry. Pero huwag naman sobrang lapot. Pakulaan lang natin sa narito. So, yan. Kulukulo na ng konti. Pwede na natin ilagay yung slow. Pwede nyo tikman muna kung hindi kayo sure sa sunong pangbaguhin mo alat o nakukulangin kayo sa timplang. Bago nyo lagyan ng slurry. Ito pwede itong i-freezer ng ilang 3 to 6 months. Tapos, pag lulutuin nyo na, o kakainin, bago kainin, pwede nyo lagyan ng, tsaka nyo lagyan ng sesame oil, tsaka slurry. Yung guys, may malapit na siya.
tumutulong pa. Sarap kung may kapawis na fried rice.